Sa ibang balita, mababawi ang 5-6% unemployment rate sa Pilipinas sakaling magkakaroon na ng bakuna laban sa COVID-19 ng bansa. Sakaling makabili na ng bakuna ang pamahalaan, unti-unti nang luluwag ang quarantine lockdown sa ilalim na isusulong na Bayanihan 3 Act, ay makakabawi na ang Pilipinas ng tinatayang 5-6% sa unemployment. Ito ang positibong pananaw ni Representative Joey Salceda matapos mawala ng trabaho ang nasa 4.5 milyon na mga Pilipino nitong 2020 dahil sa mahigpit na lockdown bunsod ng COVID-19. Sinabi ni Salceda na base sa datos, pinakamataas ito sa nakalipas na 15 taon na nasa 10.5% unemployment o mga nawala ng trabaho. Bumaba na ito sa 8.5% noong Agosto matapos na luwagan ang quarantine at makabalik sa trabaho ang ilang manggagawa sa nanaapektuhan. Nakapaloob sa Bayanihan 3 ang mga hakbangin para makabangon ang ekonomiya at mapabilis ang pagbawi na inaasam na magbibigay ng 1.5% na karagdagan sa Gross Domestic Product Incremental Deficit sa bansa na kailangan para makabangon sa 2021. Sa kabilang banda, nakahandang tumulong ang tropang militar sa pagbiyahe at sa pamamahagi ng COVID-19 vaccine sa buong Pilipinas, partikular sa mga malalayong lugar sa oras na naging available na ang mga ito. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay, ito ay upang mapanatili ang peace and order at matulungan din ang IATF-EID sa pamamahagi ng bakuna. Anya, susundin ng AFP ang mga provision at guidelines na ibibigay ng IATF at gagamitin nila ang kanilang air naval at ground assets sa pamamahagi ng bakuna. Gayunpaman, sinabi ni Gapay na hindi lahat ay mabibigyan ng bakuna dahil sa sitwasyon ng peace and order sa ilang lugar. Anya, susundin ng pamahalaan ang priority list na pangungunahan ng healthcare workers at kasama na ang mga senior at mga indigent.